So ang sasaluduhan natin, hindi yung guard, hindi yung mga concerned citizen na nagmamahal. Dog lover, hindi lang dog lover, animal lover, no? Saludo tayo sa kanila. Good day po mga kabayan, Igan po muli. Ngayon po ay July 13, 2023, Webes. Isa pong maulan na araw po sa ating lahat, no? Sobrang dilim po ng panahon sa labas. Sobrang lakas po ng ulan. Ngayon po mga kabayan, ay gagawa lamang po ako ng isang reaction video about po sa isang trending, viral na balita po about sa isang security guard po na nangabuso po ng isang aso or tuta. Natingin siya sa akin. Ako ba nanay mo? Dahil ko kasi siyang pinapadede sila, no? Silang tatlo. Itig niya sa akin, no? Nakakatuwa. Ako ba nanay mo? Bakit? Ako ba nanay mo? Titig na titig ka sa akin. Simula na nakakita sila, no? Sobrang nakakatuwa na. Tapos lakad sila ng lakad. Mga kabayan, na sobrang nakakalungkot po yung balitang yun. Yun po yung nabungarang ko kagad kanina ng pagising ko, no? Aso lang yung binalita, tuta lang yung binalita, pero sa mga katulad nating animal lover, dog lover, nakakatuwa na kahit aso lang ipinabalita nila. No? Sa pong security guard, ang nag-viral ngayon, mula siya sa isang sikat na mall, dito po sa North Edsa. Bakit po nag-viral? Kasi po, ayon po sa balita, meron po siyang inihagis na tuta mula po sa footbridge, pabagsak po ng EDSA. Ang sagot niya raw po rin sa nagkumpronta ay wala akong pakialam. Sobrang nakakalungkot, no? Kasi tingin nila sa mga ganito, aso lang, tuta lang. May buhay pa rin yan eh. Kahit anong gawin, di ba? Tapos ginawa niya yung sa harap pa mismo ng mga bata. Di natin alam kung sino yung mga bata. Marami naman kasi mga nasa footbridge, di ba? Kasama ng mga magulang. Iba kasi walang tirahan, nanlilimos. So, para sa kanila, yung tuta na yung kasiyahan, di ba? Pagbigay sa kanila ng kasiyahan sa kabila ng mga pinagdaraanan nila, pagod, gutom, hirap ng buhay. Tapos, aagawin sa'yo ng guard, iahagis. Base po kasi sa balita, kinakausap daw po ng guard yung mga bata, pinapalis daw po ron. Nang hindi raw po sumunod yung mga bata, kinuha ng guard yung tuta, inihagis mula sa footbridge, pabagsak po ng EDSA. So sobrang nakakalungkot, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi po tayo po, bilang matatanda, tuwan-tuwa po tayo pag meron tayo alagang tuta. At sobrang sakit din sa atin bilang matatanda pag nawala sila. Mas lalong masakit sa atin kung iahagi sila ng ibang tao. Diba? E di mas lalo na sa bata, ano yung sakit na mararamdaman nila? Plus yung trauma, diba? Kasi malulungkot sila eh. Tapos matotraumatize sila na ginawa ng isang matanda yun. Pinatay nila yung alaga ng mga bata. Diba? Kaya nangyari ngayon, tinanggal na siya ng pamunuan ng sikat na mall na yun. No? Agency naman niya, magagawa daw ng investigation. Nung hinagis yung tuta, swerte hindi siya nasagasaan. Kaya lang sobrang taas, diba? Talagang mamamatay. Napunta na ako ron eh kasi doon nagpaturo ko ng asawa ko nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mga COVID vaccine, doon siya na destino, no? Taas noon, tapos makikita mo kung ilan daan libong sasakyan ang dumadaan sa EDSA. Buti hindi nasagasaan. May isang lalaki na concerned citizen, no? Binuhat niya yung tuta, itinabi niya.
Kaya lang, dahil nga sa nangyari, sobrang taas. Hindi rin nakasurvive. Hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ni Manong Guard. Dapat kinuha na lang niya dun sa mga bata, tapos niyaya niya yung mga batang bumaba. Hindi kailangan kunin mo, tas iahagis mo dahil sa galit mo, dahil nga pinagdadaanan ka. Yung tuta, nakita ko yung itsura eh. Tsaka yung kulay. Kaya ang kinuha ko ito, sa kulay niya. Ito yung sinama ko sa video. Niya, kumakawag yung buntot niya, nakutuwa siya, inilimas yung ulo niya. Ganyan yung kasi yan na ibibigay sa atin, di ba? Ito po si Arn, si Arnaldo. So kung iisipin ko mga kabayan, gantong-ganto yung itsura ng tuta. Kung tuta na to, kung yung tuta na to kukunin sa akin, kasi yahagis, mamamatay. Sobrang sakit sa pakiramdam ko, di ba, na makita ko siyang ganun. Na maramdaman kong ganun ang ginawa ng ibang tao. Kung ilalagay ko yung sarili ko din sa sitwasyon ng mga bata. Matanda pa ako niyan, paano na yung mga bata, di ba? Kay Manong Guard, kung ano man yung pinagdadaanan niya, may kapalit pa rin yung nagawa mo. Depende sa magiging action ng Animal Kingdom Foundation, ng Pulse, PWS, no? Good luck na lang kay Manong Guard, no? Siguro, kung may pinagdadaanan siya, mas lalaki pa yung magiging problema niya. Kumbaga, mas lalo pang bumigat, mas lalo pang humirap yung magiging sitwasyon niya dahil sa pagbigla-bigla siya. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, kung mapapanood niyo po itong video na to, no? May batas na po tayo about po sa animal cruelty. Kaya sana po huwag po tayong pabigla-bigla kasi itakapahamak din po natin yun. Doon naman po sa mga concerned citizen, kay kuya na pumulot sa tuta para itabi, kay ate na dinala yung tuta sa clinic, sa vet, sa doktor, at sa doktor na nag-check sa tuta, nag-try i-survive. Maraming maraming salamat sa kanila, no? Sobrang natutuwa tayo sa mga ganang tao na sa kabila na nakita natin na may taong walang pagpapahalaga sa mga hayop, nakakatuwa na mas marami yung nakita natin may concern sa mga hayop. So ang sasaluduhan natin, hindi yung guard, hindi yung mga concerned citizen na nagmamahal. Dog lover, hindi lang dog lover, animal lover, no? Saludo tayo sa kanila. Sila dapat yung mga sinasaluduhan. Hindi naman lahat ng guard, ha? Yun lang guard na naging part nito. Saludo pa rin tayo sa mga guard na ginagawa ng maayos yung kanilang mga tungkulin. Ang pakarami pa rin nila. Ang mga kabayan, yun lang po ang reaction ko sa video na yun. Dapat ang gagawin kong video ngayon is about sa mga tuta na to na dinilat na po. Pero gagawin ko palang pumamaya. Yan po si Arn, nakadilat na po siya, dalawang mata. Medyo madilim po, no, kasi napakadilim po sa labas. Hindi maganda nga po yung panahon. Ingat po tayo, lalo na po yung mga bumabiyahe, no, mga nagdadrive. Sobrang dulas, delikado. Alam ko yan kasi driver din po ako. At sa Dubai po, rider po ako, no, sa UAE. Yan po ang trabaho ko. So, ingat po tayong lahat, pati po yung mga nasa bahay. No? Yung lamang po mga kabayan, maraming maraming salamat po. Abangan niyo po yung mga susunod nating mga video. Tutok lang po mga kabayan. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Mula po kay Arn.